Magkatatlong dekada na mula na nabuo ang all-boy dance group na Street Boys. Sila ay nadiskubre ng direktor na si Chito Ronyo. Kamustahin natin ang kanilang kalagayan at kung paano nila sinusuportahan ang kanilang kasamahan na si Vong Navarro na nahaharap sa isang pagsubok ngayon. The Philippine Showbiz List presents original members ng Street Boys na saan na sila ngayon. Joey Andres. Isa si Joey sa mga miyembro ng Street Boys na nanatiling aktibo sa pagsasayaw hanggang ngayon. Sa mahigit 190,000 followers sa TikTok, nakapagturo si Joey ng sayaw sa online community sa pamamagitan ng kanyang mga choreography release. Maynard Marciliano. Matapos na kanyang experience sa grupo, ang dating leader ng Street Boys na si Maynard Marciliano ay nanatili sa London ng mahigit 4 taon noong naging parte siya ng Miss Saigon. Nakabase si Maynard sa Singapore kung saan siya ay nakapagtrabaho bilang isang performer sa Universal Studios Singapore. Mayroon na rin siyang 2 anak. Chris Cruz. Ang singer ng grupo na si Chris ay hindi lamang may kahanga-hangang husay sa pagsasayaw kundi pati na rin pamatay na boses. Bukod sa exposure niya sa Street Boys, si Chris ay kasama din sa mga pelikula noon. Sa mahigit 49,000 na followers sa video sharing platform na TikTok ay isa ring rising star si Chris. Sa katunayan ay nagtuturo rin siya ng fitness dance online. Spencer Reyes. Bukod sa pagiging isa sa mga miyembro ng sikat na dance group na Street Boys, nakipagsapalaran din si Spencer sa pag-arte sa TV at sa mga pelikula. Siya ang pinakaunang miyembro ng grupo na nag-transition tungo sa mundo ng pag-arte. Sino ba naman ang makakalimot sa team up nila noon ng ka-love team niyang si Isa Siguera? At sa loob ng ilang taon, ginugol ni Spencer ang kanyang buhay sa showbiz. Gayunpaman, noong 2008, nagpasya si Spencer na ipack up ang kanyang mga dancing shoes at iwanan ang lahat upang magsimula ng bagong buhay sa Scotland kasama ang kanyang asawa na si Sheila na nakilala niya sa isang blind date noong 1994. Ang mag-asawa ay biniyayaan ng 3 anak, sina Sasha, Sofia at Mako. Tulad ng karamihan sa mga Pilipinong naninirahan sa ibang bansa, sumubok din si Spencer ng iba't ibang hanap buhay tulad ng pagmamaneho ng bus at pagiging isang nurse sa bansang Scotland. Ngunit hindi pa rin siya nakakalimot sa kanyang mga fans sa Pilipinas. Gumawa si Spencer ng kanyang sariling YouTube channel kung saan dito niya ina-upload ang mga videos tungkol sa kanyang bagong buhay sa Scotland. Ina-upload din niya ang ilan sa kanyang mga dance choreographies sa kanyang channel. Michael Sismundo. Tulad ng kanyang mabuting kaibigan na si Spencer, nakabase na rin si Michael sa UK. Salamat sa TikTok, napapanood pa rin siya ng kanyang mga tagahanga na nagsisway at swag. Mapapanood sa kanilang mga videos and posts online, madalas na nagkikita sina Spencer at Michael sa UK. Joseph De Leon. Daladala pa rin ang kanyang Street Boys badge. Nakatuon ngayon si Joseph sa pagiging isang certified Zumba fitness instructor. Nitong taon lang ay bumalik siya sa paaralan sa Lyceum of the Philippines upang matupad ang kanyang pangarap na makuha ang kanyang degree sa kolehiyo. Nico Manalo. Gumawa rin si Nico Manalo ng mga pelikula at TV shows noon. Ngayon, makikita pa rin si Nico na sumasayaw paminsan-minsan sa kanyang mga TikTok entries. At napapanood pa rin na kanyang mga walang kakupas-kupas na husay sa pagsasayaw kagaya noon. Jong Hilario. Isa rin si Jong Hilario sa mga miyembro ng Street Boys na pumasok sa pag-arte. Bilang aktor, si Jong ay umarte sa mga pelikula tulad ng Muro Ami, The Another's, Dekada 70, at marami pang iba. Bagamat nagsimula lang siya bilang regular judge sa It's Showtime na nagbigay sa kanya ng titulong Sample King, kalaunan ay naging bahagi si Jong ng mga host ng nasabing Noontime Show. Noong 2016, nagpasya siyang umalis sa It's Showtime nang medyo matagal para ituloy ang kanyang political career. Sa isa sa kanyang mga panayam, kinilala ni Jong ang kanyang ama, si Virgilio Sr. na nagsilbi bilang isang counselor sa loob ng 9 taon bilang kanyang pangunahing inspirasyon upang tumakbo para sa council seat. Sa halos 3 dekada ng kanyang karera, naipakita ni Jong ang kanyang pambihirang versatility. November 2021 naman ang inanunsyo ni Jong sa publiko na dinadala ng kanyang longtime partner na si Maya Livisti Azores ang kanilang panganay na anak. At noong March, winelcome nila ang kanilang babaeng anak na pinangalanan nilang Serena Hilario. Sa pagdating ng kanyang anak, nagdesisyon si Jong na mag-break mula sa pagiging isang Showtime host at para rin makapag-focus siya noon sa May 2022 election campaign. June 2022, nag-comeback
comeback si Jung sa It's Showtime. At ito lang September 12, 2022, nag-post sa kanyang Instagram account si Jung na kasama siya sa isang bagong show sa Pie Channel. Vong Navarro. Si Vong Navarro ay may tuturing na pinakamatagumpay na miyembro ng Street Boys. Ngunit lingid sa kaalaman ng ilan, ay aksidente lamang ang pagkakapasok ni Vong sa grupo. Ganun pa man ay laking pasasalamat umano ni Vong sa pagkakataon na ibinigay sa kanya ni Direk Chito S. Ronyo, kung saan ay pinagtiyagaan siya nito, lalo na sa tiwala at pasensyang ibinibigay na kahit ganun ang itsura at pagkakatawan niya ay tinanggap siya nito. Para kay Vong ay meant to be na napunta siya sa Street Boys na naging daan at nagbigay sa kanya ng maraming oportunidad sa mundong ginagalawan niya ngayon sa showbiz. Mula sa pagsasayaw ay sumabak din si Vong sa pag-a-acting at sa kanyang acting debut ay lumabas siya sa 90s classic sitcom na Home Along the Riles, kung saan nakitaan siya ng potensyal sa pagpapatawa. Nasundan pa ang acting career ni Vong sa telebisyon at ang hindi makakalimutan niyang tinampukan ay ang pagganap niya bilang isang Pinoy superhero na si Lastic Man. Dumating ang biggest break ni Vong noong 2009 nang mapasama siya sa longest running noontime program na It's Showtime. Nakakulong si Vong sa NBI noong Martes, September 20, 2022 matapos maglabas ng ikalawang warrant of arrest laban sa kanya ang Taguig Court sa pagkakataong ito kaugnay sa reklamong panggagahasa na inihain ng modelong si Denise Cornejo. Sinabi ni Attorney Malonga na maghahain sila ng petition for bail sa kasong panggagahasa kahit non-bailable ito. Street Boys Stand with Vong Navarro. Buo ang suporta na ipinagkaloob ng Street Boys sa kasamahan nila na si Vong. Sa isang episode ng It's Showtime noong Martes, September 20, 2022, bumuhos ang suporta kay Vong. Ang kapatid ni Vong sa Street Boys, si Jong Hilario, ay nagsabi ng, "Kois Vong, nandito lang kami, kapit lang. We love you, Kois Vong." Nagpaabot din ng suporta ang pamilya ng Street Boys ni Vong sa pamamagitan ng pagtatag ng kilusang We Stand With Vong Navarro na may hashtags na We Believe Vong at Justice for Vong. Sa kanilang official na Facebook page, isinulat nila, "Dear friends of the Street Boys, let's all share this thread to show our support to brother Vong Navarro. We need your help na mabigyan siya ng hustisya. Matagal namin kakilala si Vong at naniniwala kaming buong grupo na siya ay inosente. Please use this photo to show our support. Paki-repost sa wall or gawin yung profile picture, kayo na po ang bahala. Kailangan niya ang ating mga dasal at suporta. Magsama-sama tayong magdasal na mabigyan ng hustisya ang nangyari sa ating pinakamamahal na kaibigan. Taos-puso kami nagpapasalamat in advance sa inyong mga walang sawang pagmamahal. Mabuhay kayong lahat and God be with you and your family. Respectfully yours, the Street Boys Family." Kabilang ang multi-award director na si Chito Ronyo sa mga nagbahagi ng post ng Street Boys. Na-interview naman ang Street Boys member na si Maynard Marciliano noong September 21, 2022. Kasama ni Maynard ang misis nito, pati ang misis ni Vong na si Tanya Winona Bautista Navarro na sinusuportahan ng grupo. Ayon kay Maynard, pamilya ang turingan nila sa grupo at para na silang magkakapatid sa kabila na may kanya-kanya na silang mga buhay at karera sa ngayon. Saad ni Maynard, "Kami, nararamdaman namin ang nararamdaman ni Vong, pero at the same time, gusto rin namin maging strong din siya. Gusto lang namin sabihin sa kanya na nandito kami sa likod niya at hindi lang naman kami kundi pati friends and fans niya, especially yung family din ng bawat group ay nakasupport sa kanya. Kakayanin niya ito with our prayers na rin." Nang tanungin ukol sa hashtag We Stand With Vong, sabi ni Maynard na gusto lang nilang ipakita ang kanilang suporta kay Vong na naniniwala sila na mayroon ding mga tao na naniniwala kung ano ang tunay na pagkatao ni Vong. Dagdag pa ni Maynard, "Sinubukan lang namin and we really really support him. We are with him, standing with him, and we believe him. Ako, yung nasa Singapore, sila Spencer and the rest, full support kami. Ano man ang pinagdadaanan ni Vong, yun din ang pinagdadaanan namin ngayon. Yung suporta namin na ibinibigay namin sa kanya, 1,000%. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!